Ay, nandiyan pala kayo guys. Morning everyone. Ang kagigising ko lang. So, I just wanna share with you guys. It's around 4:45 AM. And I'm going to show you kung ano ba yung ginagawa ko pagkagising. Ano yung unang pinupuntahan ko dito sa bahay. So, andito ako ngayon sa aking munting isdaan. And I was checking kung ano yung mga lagay nila. So, samahan niyo ako, guys. Let's go. Okay, so, una kong pinupuntahan. Ayan. So, tinitingnan ko kung nanganak na ba yung aking fregi na female. Like this one, AFR. So, as I can see, hindi pa siya. Wala pa siyang mga fry. Then, chinecheck ko din kung may mga namatay ba na fry dito sa aking fry tank. Ito mga AFR na maliliit pa. So, meron tayong dalawa dito na dalawang female na pinapaanak. So, saan ba siya ito? Sequence ayan. Malaki na yung tiyan niya. So ngayon hindi pa siya nanganganak. Up to now, wala pa akong nakikita mga fry dito rin sa kabilang tank. Saan na siya? Ayan. Saan na? Ayan, itatago siya. So far wala pa akong nakikita ng fry. Ibig sabihin hindi pa siya nanganganak up to now. So dalawa yung female na yan na napaanak natin. Hinihintay nating mag-release ng fry. Yung isa o nagtatago. Wala pa. Ito buntis na rin, oh. Mga anak na rin to. So, kailangan ko siyang hiwalay. Ito rin sa kabila. Ayan. Madilim pa kasi. 4:45 AM pa lang ngayon. So, next ko na chinecheck is kung may mga namatay ba dito sa aking grow out. Kung malalaki na sila. So malamig na kasi ngayon. It's bird season na. So it's really normal na meron talagang mortality. Ayan, may isang namatay. As you can see, meron isang yan o. Yung namatay na isang ABT. Ang napapansin ko lang talaga, ang fry talaga ng electric blue mosco ay matibay talaga kahit sa lamig. So never talaga silang namamatay basta-basta. Di katulad ng ibang strain. Mahina sila sa lamig. Ayan yung breeder ko ng ABM. Ang dami niyang mga anak. So, worried ko lang baka dun sa AFR ko, baka kinain na siya nung nanay niya. Kasi wala akong trap ang ginagamit. Ito, nanganak na siya. Kaya lang, konti lang. Ito, nilipat ko kahapon. Ayan, may maliliit na fry. Ito yung nanay niya. Ayan. Ayan. So, you can see, may maliliit na isda. Sa ilalim. Siguro baka ano lang ito. 1, 2. Ilang piraso lang ito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa lang yung nakikita ko dito sa labas. So baka may nakatago pa sa likod. Unti lang talaga yung nainabas niya.
Kasi sobrang late na rin kasi ng breeder ko. Kaya siguro konti lang yung anak niya. Pero I think first time niyang nag-drop. So it's normal na talaga sa una, konti lang talaga. And sinetch ko din kada tank. Kung may mga mamamatay talaga. So far dito wala naman. Kasi ito yung mga electric blue moss ko. Malalakas to sa resistensya ng mga to sa lamig. So hindi naman siya. Ito yung maliliit, malalaki na ngayon. Bilis lang silang lumaki, basta lang pakainin mo siya ng tama. So far okay naman sila. Bukas kasi Saturday. So bukas naka-schedule tayo maglinis ng mga tank natin. Ito, ang dami ko pang AFR na i-dispose hanggang ngayon, hindi mabenta-benta kasi bagsak ang gabi industry talaga ngayon. Hindi katulad dati ng pandemic na ano, mga tao nasa bahay lang talaga. Masarap ng pandemic, so ang daming benta pagka start pa lang. So ito siguro mga nasa 40 siguro tong anak na to, or 40 40 to 50 siguro. Ito yung AFR Fry. Madami rin sila, oh. So you can see guys, ang dami nila. Ayan. So pag lumaki ito, makakapili tayo ng magandang breeder siguro, sana makuha tayo maganda dito. So yun lang guys, I just show you kung ano yung ginagawa ko pag umaga. So kasi kung may mga mortality or namamatay dito sa mga isda ko, nandito naman si Big Boy Flower Horde ko para siyang kumain. So sa mga nagagapi, I suggest mag-alaga kayo ng flower horde like this one. Ayan, this is I think 3 years na ata to sa akin. Ayan. So start ng pandemic, 2 to 3 years na ata ito. Or 2 years. Ayan. Masigla naman siya. So yun lang guys. Tapusin ko na yung video ko dito. And sana sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, subscribe naman kayo guys. Para at least kahit walang benta dito sa aking munting barracks, munting fish farm, eh ganahan tayo sa pagbablog. And at the same time, ma-enjoy natin ang ating hobby. So yun lang guys. Ito ang inyong ka-fish tambayan nagsasabing, this is my hobby, this is my life, and this is my game. Bye everyone. Thanks for watching.